Hey guys, good morning and welcome back again to my YouTube channel. So for today's vlog, so update tayo ngayon sa isa sa mga pinanood po natin na movie kahapon. So ito po yung Hannah's reactions po natin about po sa Voltes 5 Legacy. So ito po yung gustong-gusto ko talaga kasi ma-experience sa big screen. O ano ba talaga yung isa sa mga magiging reactions po natin. Kasi una sa lahat guys, marami akong nababasa. Maraming positive and negative comments about po dito sa Voltes 5 Legacy. And hindi ako makakapag-comment ng Hannah's reaction hanggat hindi po ako yung mismong nanonood po on the big screen. Kaya naman sinimulan ko o talagang tinuloy ko yung pagpapanood ko po nito kahapon siyaan po sa SM City Grand Central sa cinema. So, naispatan ko din po doon yung ilan po sa mga cast ng Voltes 5 Legacy. So, dumating po mismo doon at bumisita sa loob po ng sinihan yung mga cast po ng Voltes 5 Legacy. Plus point po yun para po doon mismo sa papagpapanood po natin ng Voltes 5. Pero at the same time guys, ito po yung isa sa mga pinaka-important po na topic po natin ngayon dito sa ating vlog is which is yung Hannah's reactions po natin. Since batang 90s tayo, relate na relate po ang lahat at hindi lang po ako nanood po nito. May mga ilang ADN din po ang nanood ng Voltes 5 Legacy kahit nga daw po mismo masama po yung loob po nila sa kapuso ay pinanood po nila bilang bahagi po sila ng nakaraan ng 90s na talagang masasaya po natin, makaka-relate ka talaga halos. So sinulat ko po mismo yung isa sa mga Hannah's reactions po natin about po dito sa movie. And then the same time, sinasabi nila napakaganda po ng CGI and also the surround sounds sa loob po ng sinihan. Masasabi po natin, ito po, totoo po yung surround sounds na talagang masasabi po natin, lumadagundong po mismo sa loob po ng sinihan. At yung CGI, the best guys, lumebel up na talaga ang CGI mismo ng kapuso. So, ito yung talagang masasabi po natin, pa-level up sila ng pa-level up. At masasabi po natin, hindi siya akalaing green screen lang talaga. Napakagaling guys. Sobrang thumbs up. And also, may iyakan portion din. Totoo pala yung sinabi nila na maghanda kayo ng panyo. Dahil iiyak kayo sa kalagitnaan mismo ng laban ni Voltes 5. At ng nanay po nila na si Mary Ann. At also, doon ako naiyak kay Steve, kay Little John, at kay Big Bert. Na talagang sila po mismo yung isa sa mga nagdala mismo sa movie po na to. So, ito po yung isa sa mga reactions ko, sinulat ko po. Sabi ko, Dan, sulit yung 3 years na pag-aantay. Kudos sa GMA at mga graphic artists. Ito na yung simula ng pataas nating standard pagdating sa mga bigating shows. Walang tapon sa asin. Yung details ni Voltes 5 at mga Beast Fighter ang ganda. Ang ganda ng pagkakagawa na kay Dooku Gaga, yung kalaban mismo ni Voltes 5, at Baisanga. So, the same time guys, detalyado kahit anong sides plus sabayan pa ng theme song na iba't ibang genre. Goosebumps. Di natin akalain na from 1977 ay kayang gawin ng live actions ngayong 2023. At pinagkatiwala sa mga Pinoy, kung pwede lang weekly ang i-episode sa sinihan, o pagkakagastosan ko talaga halos, talagang parang gusto ko siyang ulit ipalabas or panoorin sa sinihan. Kasi ako, kahapon ako lang talaga mag-isa nanood, pero gusto kong may kasama. Kasi sabi ko nga sa mga kapatid ko, gusto ko panoorin po uli yun since extended sila hanggang May 2. So sabi ko nga, sasama ko sila the day na talagang hindi sila busy. So, papanoorin uli namin yung Voltes 5 for the take 2 sa akin. Pero sa kanila, first time po nilang papanoorin. And then, the same time guys, kung fan ka ng Voltes 5, ma-appreciate mo ang pagkakagawa. Maging part pa rin to ng History Fighter. Looking forward na mag-release ang GMA ng limited edition ng Voltes 5 robot plus DVD copy for collection. Best part yung unang Voltin palakpakan mga tao. So kahapon nung nanood ako sa SM Grand Central mga 1:15 PM, inaantay ko magpalakpakan yung mga tao. Hindi ko alam kung fans ba talaga sila ng Voltes 5, pero the same time kasi ako nung nag-Voltin talagang
papakita ko dito yung isa sa mga picture ko po. Nag-vault yung talagang basong-basa yung face mask ko. Kasi halos talagang umiyak ako. Alam niyo yung reactions ng kabataan ko na bumalik way back 1990s na talagang super tinutuwang ko to nung animated. Sobrang gayang-gaya po nila, guys. At halos talagang yung impact po nung pagkakakanta ni Julian San Jose. Grabe yung impact sa feelings po ng isang fans ng Voltage 5. Masasabi po natin, guys, hindi ko akalaing tutulong ng kusa yung luha ko. Kasi talagang feeling ko, bumalik ako sa pagkabata na walang iniintang problema. So, ganun po yung isa sa mga naging feeling ko kahapon na tuwan-tuwa ako nung nag-let's vault in na sila. At the same time, guys, yung pakikipaglaban ni Voltage 5 talagang masasabi po natin. Ibang klase po yung pagkagawa mismo dito. Hindi natin akalain na makakaya at magagawa ito ng GMA. Sobrang dinadown kasi nila yung GMA until now. Kahit na although maganda naman po yung papalabas, puro pangit po yung nadidinig po mismo natin sa kanila, sa mga bashers. Pero inggit lang po yung mga yon dahil hindi naman talaga nila pinanood, talagang sumasakay lang talaga sila sa mga reactions po ng ibang tao. So sabi ko pa, dagdag ko pa dito, basta ang laki ng improvement ng CGI, yung details sa bawat scenes walang tapon, plus iba-ibang genre ng theme song, dumagdagong dong ang loob ng sinihan sa mga fight scenes. Good vibes kapag nag-play na yung Voltage 5 team song sa fight scenes. Sarap maging bata, di ba? Ayan. So, kasabayan mo pa yung mga pamilyang nanonood kasama ang mga anak nila. So, oo guys, hindi lang po mga kabataan ng 90s po yung nanonood. Pati may mga kasabayan din po ako mag-aasawa, mga lolo't lola. And in the same time, halos talagang pinapanood po baski bata. Yun nga lang, hindi po siguro magawa po ng reactions po ng mga hindi nakaabot po mismo dito. Pero yung mga nanay at tatay natin at yung mga lola, for sure naabutan po ito nung 90s at 80s and so on. So masasabi po natin, mas nakaka-relate po yung mga batang 90s. So masasabi po natin lahat po ng mga scenes and fight scenes, kahit na almost 3 weeks lang po yung pinalabas po sa big screen, masasabi po natin kahit nabitin po lahat, may ipapalabas po naman ito sa worldwide by May 8. Ayan. Yung premiere night po nila worldwide is by May 8 sa ating mga television sa GMA. Congratulations sa cast. Must watch. Ibabalik nila yung alaala po ninyo nung kabataan po ninyo. So kung gusto nyo pong papanood mismo yung isa sa mga sinasabi ko best of the best feeling ng mga bantang 90s, kung fans ka talaga, hindi mo ibabash to. Kasi una sa lahat, guys, mararamdaman mo pala yung feelings mo na naging bata ka uli. Kasi hindi mo akalain na magagawa ito, kung magagawa ito ng live actions. Hindi mo akalain kaya palang gawing pong live action o live na tao na hindi Ate Faye yung gumagawa. Kumbaga, guys, nagawa po siya totally the GMA. Talagang every second counts. Masasabi mo paglabas po ng sinihan, hindi nasayang yung 350. Kasi iba-ibang presyo po sa sinihan. Merong 290, merong 270, may 350, 370. Kapag mga world class po yung mga sinihan na papanooran nyo, mas mahal. So, doon kasi sa SM Grand Central, ang ganda po mismo ng sinihan po nila. Kaya 350 po yung bayad po mismo sa sinihan. Pero, the best naman po yung hurt feelings dahil masasabi po natin, sulit po yung bayad ko. Hindi ako nagsisi. Dahil una sa lahat, guys, nabigay po nila yung expectations ko. And then, the same time, nabigay po nila yung isa sa mga inaasahan ko mismo sa Voltage 5 Legacy. Kaya naman masasabi po natin, so kung gusto nyo mga panoorin nyo po, guys. Kasi una sa lahat, guys, kahapon, hindi lang po yung sinihan po yung isa sa mga dumagundo, pati yung labas po ng cinema dahil po sa cast po ng Voltage 5 Legacy na talagang biglaan po yung pagdating. Hindi ko akalain nandun din po sila at bumisita po sila sa loob ng sinihan bago po magsimula yung movie. Ayan. So yun lang po isa sa mga honest reactions ko about po dito sa Voltage 5 Legacy. Kung gusto nyo mapanood,
panoorin nyo na po dahil ako, fans ako from 1990s. And until na wala akong masasabi, ang galing. At talagang masasabi po natin kahit nabitin po ang lahat, eh mapapanood naman natin to sa May 8 sa ating mga television. Ayun lang po isang update natin ngayong umaga na to. And thank you guys for panonood. And see you for my next video. Bye bye guys.